To our post-match conference, we have coach Shaq de los Santos and our best player, Gel Cayuna from the Cignal HD side. Coach Shaq, congratulations on the win. Your thoughts on this victory? Siyempre, sobrang happy after nung dalawang game namin na nakakalungkot. Pero medyo talaga yung ano namin, journey namin ngayong conference. So, yeah, siyempre laging thankful and blessed, siyempre. Healthy naman lahat. Kailangan lang din namin mag-recover kasi siyempre pagod na rin talaga yung mga players namin. So, yun lang. Thank you. Thank you, coach. Gel, you had 24 excellent sets, 5 points, 4 attacks, and 1 ace. Your thoughts on this performance ng team, pati yung win nyo ngayon? Ayun pa, masaya. Una kasi nung nakarang araw nakapagpahinga kami and tinabaho talaga din namin para manalo nitong game na to kasi like yung tulad ng sinabi ko kanina din sa kanila. Wala na kaming karapatan matalo kasi para makuha namin yung bronze. And ayun, looking forward sa preparation para sa next game na. Thank you, Coach Angel. The floor is open for questions. Yes. And good evening, Coach. I'm Ernest from Tiebreaker Times po. Ask ko lang po kung ano po napulot niyo pong lessons ngayon po na nakalaban niyo na po both international teams po sa PVL po. Siyempre, marami kaming natutunan sa kanila yung maturity nung paggawin maglaro and then yung discarte talaga yung fighting spirit talaga nila. Kita naman natin yung Vietnam ngayon talagang all out pa rin sila, grabe pa rin yung effort nila sa spike and binibigay nila yung best nila. And then sa Japan naman, usual, talagang ganun sila maglaro, yun yung normal routine ng buhay nila. Grabe yung performance lagi nila. Mas marami ka laging matututunan sa kanila, grabe yung skills, yung paano sila maglaro sa loob ng court. And paano nila enjoy and yung diskarte, sobrang dami namin natutunan. For sure, magiging baon namin to this coming Sunday sa game namin. So, good evening po. So yun nga po, since upcoming kayo from 2 losses sa previous games nyo, ano po yung naging preparation nyo for this match naman versus Vietnam? Nag-focus lang din kami dun sa team namin kasi kailangan namin mabalik yung strength ng team na grabe yung naging effort din kasi namin dun sa last 2 games. So, kailangan kong may balik din sa team na ito yung kaya natin gawin, ano yung mga na-experience namin na kailangan mailabas talaga namin and ano yung mga natutunan kasi hindi namin sasayangin yung itong conference na to na na walang mangyayari sa team namin na especially improvement kasi nasa process pa rin kami na pag-develop and pag-improve talaga. So, ayun. So, good evening po. Coach, nung third set po, medyo nakahabol po yung Vietnam with the score. So, gusto ko yung po sana yung tanongin kung ano po yung naging advice ninyo sa mga players nung tumawag po kayo ng timeout? Kailangan lang ma-break yung momentum namin kasi kahit naman iba yung lineup namin nung third set, alam namin kung ano yung kayang gawin nila. Same lang din yung starting six namin and puro kailangan yung first ball lang, receive lang kami and maka-atake ng maayos kasi yung floor defense naman and blockings namin, okay naman siya. So, yun. Yes, Angel naman, Angel. So, Ate Jan, what does it feel like playing against an unfamiliar team? Una, andun yung ano po, yung panganga pa. Kasi sobrang iksi lang din ng time na yung preparation namin para sa kanila. And ayun, yung isa sa dapat kailangan, mahaba talaga yung pasensya mo. And dapat mas, yung composure mo sa loob ng court andun. Kasi pag may iksi yung pasensya mo, talagang hanin ka nila. Tatalo ka talaga. For Coach Angel, kayo yung first team na for battle for bronze. Ano na lang siguro yung magiging mindset mo, especially ngayon na nag-aantay pa rin kayo kung sino yung mga kalaban? To be honest, mag-recover talaga. As in, kailangan namin ng recovery both coaches and players kasi grabe yung naging run namin this one.
almost 2 weeks na ata yung nakalipa. So, parang yun lang yung kailangan namin. And then, practice lang mabuti, focus lang dun sa... Kasi tomorrow naman, malalaman na namin kung sino yung mga kalaban namin. So, pero right after that, mag-training lang kami ng one day, this coming Saturday. And then, yeah, ready naman tong team. Kailangan lang namin ng magandang recovery and mindset lang na kailangan paghanda namin mabuti kasi ito yung binigay sa aming journey ni Lord. So, tatanggapin namin kahit anong abuti namin pero kailangan may mapatunayan kami sa sarili namin na worth it lahat yung pinaghirapan namin. So, yun. Sikaw, Jel. Kala ko ligtas na ako. Ayun po. Yung mindset nyo lang, preparation na diba? Ayun, laban pa rin talaga. Tuloy yung sabi ko na wala kaming karapatan talaga yung matalo. And basta magkaroon lang kami ng maayos na time na mapaghandaan yung kalaban. Thank you, thank you. Lobot na.